Ito pala yung ginagamit namin ng pinanguhuli ng isda. Alat at talakob sa Ilocano. Gawa sa Kawayan. Ah, ganyan. Dito tayo ngayon sa fish pan. Ito oh, kumukuha sila ng isda. Marami sila makukuha dito. Mga dalag, tilapia, ito, mga dalag. Tingnan mo sila. Ginagamit nila ngayon ng Kawayan. May ginawa nilang pang lamshade. Nakikita sa ng restaurant. Madal mo gusto niya. Marami din mga bata. Mga huli. Kasi ito ginagamit ng pinipilang taon bata man yung tanda alam mo yung pinito ito na yun oh, parang nag-dribble lang sila ng bola. Malalaman mo na lang kung may nakuha yung talakod na ginagamit nila kung may gumalaw sa loob. Nakakatakot din minsan kasi hindi mo alam kung ano yung nakuha mo. Baka hito, tilapia o dalag. Pag hito na, yun na. Nakakatakot kasi may parang tinik na tawag sa Ilocano ay singid. Pag ito ay nasingid mo, masakit, makirot. At lalaglagin ka na. Oh, yung isa oh, may nakuha. Meron din silang ginagamit na lambat. Tawag naman sa Ilocano nito ay sigay. Karamihan kasi dito, pag ganitong panahon, ng mga bukid na ginawang fish pan, doon lahat pumupunta yung mga isda pag wala ng tubig sa bukid. Malalagyan lang po ng tubig pag umulan. Pag summer na natutuyo din. May nakuha tong isang ito oh. Iwan ko kung ano to. Mababaw lang to. Pag umulan kasi lahat ng isla dito malalim kasi yung tubig sa mga bukid kaya yun kalat ng mga isda. Pag halimbawa wala ng tubig yung bukid, dito na sila pumupunta. Kaya nag-iipon sila sa isang lugar kung saan yung may tubig. Yan. May nakuha siya. Malamang ito ay hito. Kasi nilagyan niya ng supot yung kamay para hindi siya masingil o matusok. Pag itusok ka kasi ng singil ng hito, nako, yan na. Masakit, makirot. At lalagnatin ka pa. Ayun, ang liit. Hito yan. Ang tawag dyan na hito is Taiwanese. Marami kasing klase ng hito. Meron African, Taiwanese. Ang matindi dyan yung Taiwanese. Yung African kasi, yung parang tinik niya sa baba ng hasang, maliliit lang, pudpud. Hindi kagaya ng Taiwanese na parang karayom yung tulis niya. Kunting galaw ng mulang o kaya galaw ng hito. Pag naabutan yung kamay mo, yun na. Talagang lalagnatin ka na. Maghapon din sasakit yung kamay mo na natusok hanggang sa kilikili. Madali lang gumawa ng talakob na yung gaya ng ginagamit nila. Kung marunong kang gumamit ng itap o kaya kuchilyo, yan, yun ang pangkayas mo. Tapos
tapos tatalian siya. Lagyan mo ng bakal para hindi siya titiklop. Itong fish pan na to, pinapakuha na yung isda kasi mababaw na. Hindi ko kasi matik yung makatik ng video pag gabi kasi madilim. Karaniwan kasi ang mga naghuli ng isda kagaya nito, madaling araw. Kasi ang rason ba't madaling araw, kasi yung isda na makuha nila, may bibinta pa nila yung mga magbibiyahe papuntang Baguio o kaya sa palengke. Pag ganitong oras na kasi wala nang bibiyahe, mahirapan ka na magbinta ng isda. Yung iba may sigay siya. Ang nakukuha naman yan, lahat-lahat na, halo-halo na. Merong bangos, tilapia, dalag, hito. Mahirap lang magsigay kapag ganyan kasi maraming damo. Mahirap malinisan, ganun. Kaya yung ginagamit lang nila talaga. Kasi pag may nakuha ka, diretso na doon. Yung isang kasama nga nila dito is na-signal siya, kaya yun. Sumakit na yung kilikili hanggang hindi niya na mahawakan yung talakob niya na gawa sa kawayan. Titingnan natin mamaya kung ano yung mga nakuha nila. Parang konti lang yung nakuha nila kasi kukunti silang nagtatalakob eh. Nakakapagod din yan pag hindi ka sanay. Oh, sakit sa katawan katapos. Pero ang saya niyan kasi kantsawan dito, kantsawan doon. Palakihan ang nakuha, ganun. Mga bata nga eh, sila pa yung mga atat. Namamuhan ng ganyan. Kaya nito, wala siyang talakob pero ang gamit yung sigay. Maganda yan, maganda yung sigay nito. Matibay. Ayun, may nakuha din sa bandang doon, no? Yun, kinakapa niya. Tingnan natin kung ano yung nakuha niya. Oh, ay, yun yung tinatawag na dalag. Malaki din. Kasi pag nalambat na yan, may basta-basta makakaalis. Kasi matul yung lambat is... yan na, oh, yan na, linagay na. Laki, grabe. Mas nakakalamang ka pag ganyan ang gamit mo. Yun nga lang. Pag niyan ay nilapitan ng mga nag-dribble, ang talakab, naku, mapupunit yan. Oh, may mukhang may nakuha na naman yung isa. Gamit niya is talakab. Maganda kasi yan pag may lambat ka. Pag nalibot mo na yan at doon ka sa loob, wala na, di na makakalabas yung mga isda. Wala, mukhang nahirapan siya, mukhang malaki din. Ayun nga, malaki nga din. Oh, yan na, nagagay na niya sa alat, o kaya sa sisidlan niya. Wow, ang laki! Nakaka-excite na yan pag ganyan na yung mga nakukuha mo. Meron pa nga yung minsan pag dalag na malaki yung nakuha mo, nabibitawan mo kasi sa sobrang lakas din. Kanina, kumuha din kami pero madaling araw. Madami kaming nakuhang dalag pero hindi ko na-videohan nga kasi nga madilim. Ngayon akong video pero ang nakikita lang puro ilaw. Eh, ano yun? Hindi mo makikita kung ano yung mga nakukuha. Kasi pag madaling araw, gumagamit kami ng mga flashlight, gano'n. Kaya mahirap mag-video. Kaya ito na timingan ko, tanghali. Kaya nakakuha tayo ng video. Marami pang fish pan dito pero malalalim pa sila. Yung isa doon, may nakuha, tingnan natin.
malamang dalagyan yan kasi hirapan siya eh. Pag malaki na kasi yung kwan, yung dalagyan nakuha mo, hindi mo na siya makawakan. Ang gagawin mo ngayon, susuksok mo yung daliri mo sa may kasang para makawakan mo siya. Uy, lo, gumigiling-giling pa. Kasi muntik na yung nabitawan. Buti na lang nasa loob ng panlakad niya. Ayun, nalagay na niya. Tingnan natin kung magpapaka-happy sila. Kasi ito, happy yung makuha mo. Kaya mamaya makikita natin. Pero ito, naka-harvest na sila nung una. Mali, pangalawa na to. Ayan na, yung mga nakuha nila. Oh, tingnan natin. Siguro ito may dalag. Pero karamihan dito na isda nito, mga tilapia. Ibang tilapia na nga mga to, tinatawag nilang Duterte. Ayun, dalag nga. Ayun, na malaki at mukhang patay na siya. O meron pang isa sa loob pero hindi niya na inilabas kasi hindi yata kasya sa butas kaya hindi siya inilabas. Ayun, inahati na. Ito rin yung isa. Oh, mga hito yung nakuha niya. Naku, ang tapang naman nito. Buti hindi siya natusok. Mga tilapia din yung mga nakuha niya. Karamihan yung tinatawag na Duterte. At may bangus din. May plapla. Ayun, inahati na siya. Kukuha lang ng konti yung may-ari. Tapos sa'yo na. Kung ano yung magustuhan ng may-ari, yun. Yun lang ang kunin niya. Ito din, oh. Kunti lang nakuha niya, pero medyo malalaki. May malaking tilapia, dalag. Ganun din. Oh, yun, malaki yung isa. Ganito naman ang tagabang lalish. Iba rin yung gamit nila. Iwan ko kung gawa to sa kawayan o sa ratan. Kasi iba yung class style ng talakod nila o yung panghuli nila. Masyadong maluwang sa baba tapos na sikip sa taas. Mahirap huliin pag ganitong style yung panghuli nila ng isla kasi masyadong maluwang. Matatagal lang ang huli nila ng isla. Tinutong isa o, paikot-ikot pa siya. Hala, oh, nahirapan sila. Kaya kung ikukumpara mo sa probinsya sa Pilipinas, mas gusto ko yung sa Pilipinas. Kasi kunting pasok mo lang ng kamay, mararamdaman mo pa agad yung isda. Nahuli ka agad. Magkakaya niyan, o. Oh. Ilang minuto din yun, bago niya nakuha. Kaya, ang mga tao dito, eh, yun. Parang sa Pilipinas din. O, tingnan mo. Pag kumukuha sila ng isda, sako pa yung paglagyan nila. Wala pa silang sisidlan nilalagay sa bewang. Maganda kaya yung manghuli ng isda pag ganito yung gamit. Kakantsyawan. Doon na lahat yung excitement. Sana marami akong makuha. Ganun. Kung mahina ka naman, madali ka mapagod, wala ah. Tatawanin ka lang. Mas mahirap pa to kaysa basketball. Sa basketball kasi, dribble mo lang, ito may cut. Parang nagdi-dribble ka nga, pero mabigat kasi yung putik kumakapit sa talakad mo. Kaya nakaka-enjoy ito. Kung gusto yung subukan, di bisitahin nyo kami dito sa probinsya ng Nuevo León.